Hi guys, this is Mew. Welcome back to my channel. Alam mo ba na napakaraming symptoms or sintomas na pwede mong maranasan kapag mayroong kang GERD or yung tinatawag nila na gastroesophageal reflux disease? Napakarami kasi napakarami rin ang nakakaranas ng acid reflux sa buong mundo. Sa US, umaabot ng 20% yung nakakaranas ng acid reflux or ng GERD. Sa Asian countries naman, mas mababa, pwedeng umabot ng 10%. Pero dito sa Pilipinas, ilan ba yung population natin? Napakarami, may higit 110 million na tayo. So isipin mo, kung kukunin mo yung 10% doon, kasi pwedeng up to 10% yung sa Asian countries, 110 million, pwedeng humigit kumulang 11 million na mga Pinoy yung nakakaranas ng GERD at sobrang dami noon. Pero dahil iba-iba nga tayo, iba-iba ang bawat tao, iba-iba din yung mga symptoms or sintomas na pwedeng maranasan ng tao. So yung babanggitin natin dito, pwedeng mararanasan mo or nararanasan mo, pero pwede namang hindi, pero mayroon ka pa rin GERD. At sa dami ng mga sintomas na to, pwedeng madalas mong maranasan yung iba, pero yung iba pwedeng paminsan-minsan lang. At pwede rin naman na nararanasan mo yung iba dito, pero hindi naman talaga humantong sa GERD pa yung nararanasan mo. Pwedeng hyperacidity, pwedeng onting acid reflux lang, or pwedeng nakakaramdam ka ng heartburn, pero hindi pa talaga siya GERD. Or pwedeng yung nararanasan mo, hindi lang basta GERD, pwedeng ulcer na rin. At syempre, para sure ka kung ano yung nararanasan mo or yung karamdaman mo, in the first place, kailangan mong malaman kung ano ba yung pagkakaiba ng hyperacidity, ng acid reflux, ng heartburn, ng GERD, at ng ulcer. At para malaman yun, i-check mo lang yung previous video ko or check mo yung description box below. Ilalagay ko yung link kasi na-discuss ko na yun sa previous video. Mahigit 3 years kong naranasan ang GERD, kaya napakarami dito sa babanggitin ko na symptoms ang naranasan ko na. Napakahirap magkaroon ng GERD, kaya laking pasasalamat ko nung tuluyan na akong gumaling. At dahil sharing is caring, at madalas kasi nababanggit ko na may GERD ako dati, ang dami talagang nagtatanong, nagre-request ng video na to, kaya ito na. So let's start. Ang number 1, ay burning sensation in the chest. Burning sensation kasi kapag umaakyat na yung acid, mararamdaman mo na mainit talaga siya tapos aakyat yun hanggang dito sa dibdib. Ang pangalawa ay chest pain. Kasi pag umakyat na yan dito sa ating dibdib, mararamdaman mo na yung sakit sa dibdib. Pangatlo, difficulty breathing. Kasi kapag umakyat na yon sa dibdib, mararamdaman mo na yung sakit, tapos ang hirap huminga. Number 4, shortness of breath. Kasi kapag nahihirapan ka ng huminga, hindi lang yun eh, hinahabol mo pa talaga yung hinga mo. At kapag nararanasan mo ng sabay-sabay ang apat na yan, yan din yung tinatawag nila na heartburn. Kasi ang heartburn ay isa rin siyang sintomas sa GERD. At ang panglima, asthmatic symptoms. Kasi para ka talagang ina-asthma. Kung may asthma ka nga, pwedeng ma-aggravate yung nararamdaman mo. Ako, isa to sa pinaka nakakatakot kong naranasan. Kasi nga, umakyat yung acid, so nararamdaman mo yung may mainit. Pagdating dito, masakit. Tapos kapag masakit na siya, nahihirapan kang huminga, hinahabol mo yung hininga mo. At kung may kakilala ka na may asthma, kung ano yung nangyayari sa kanila na nakakatakot kapag ina-atake sila ng asthma. Parang ganun yung mangyayari sa'yo. Ang hirap huminga. Kaya isa to talaga sa kinatatakutan ko na symptoms. Actually, yung part na yan para ka nang hina-heart attack. Tinatawag nilang heartburn kasi nga yung atake sa puso, yung symptoms na iba, pwedeng kaparehas kapag umatake ito sa'yo. Pero tulad nga nung nabanggit ko sa previous video, wala namang kinalaman ng sakit sa puso sa GERD. At lahat ng ito ay personal ko talagang na-experience. So tulad nung nabanggit ko, 3 years mahigit akong nagkaroon ng acid reflux. Hindi po ako doktor kasi maraming nagtatanong. Wala din po akong medical certificate kasi hindi ako medical expert. Pero lahat ng binabahagi ko sa inyo
ay personal experience at nagpa-consult na rin ako sa doktor dahil nga may GERD ako. Tapos marami din dito ay based on research kasi napakahili ko talagang mag-research. Hindi ako basta-basta din umiinom ng kahit ano. Nire-research ko muna talaga based on mga studies kung okay bang inumin or hindi. At syempre may kasama din consultation nga sa doktor. Pang-anim, parang may nakabara sa lalamunan. At grabe, nakakatakot din to kasi ako, parang sa experience ko ha, 3 to 4 days, parang mayroong parang nakabara dito sa lalamunan ko. Kasi kumain ako noon ng nuts, yung almond nuts. Tapos, parang hindi na siya bumaba, parang nandito lang siya. Pero minsan, kahit wala akong kinain na nuts, ganun. Basta pag nag-acid reflux ako. Kasi pag nag-acid reflux ka, hindi lang yung liquid yung pwedeng umakyat. Pati na rin yung kinain mo. So, pwedeng yun yung nakabara dito. Pang-pito, sensation of a lump sa throat area. Sensation na parang may bukol ka dito. So, parang pakiramdam mo din, may bukol ka dito sa lalamunan. Pang-walo, difficulty swallowing. So, kapag ganun na yung mga nangyayari sa'yo, pakiramdam mo may bukol ka sa lalamunan, pakiramdam mo, or mayroon talaga dito na naiiwan na food, tapos hindi bumababa-baba, so may hirapan ka din talaga mag-swallow. Number 9, parang nabubulunan. As in, yun nga, parang magkakasabwat na, no? So, parang may nakabara, feeling mo may bukol dyan, syempre, yun nga. Kasi nga, minsan meron talaga basta parang hindi bumababa yung kinain mo. So, nabubulunan ka din. Number 10, dighay ng dighay. So, dahil nga kapag parang nabubulunan ka at parang nahihirapan kang mag-swallow, ang gagawin mo ay magdidighay ka para bumaba siya. At itong number 11 ay related dun sa mga nabanggit ko kanina, pamamalat. So, ganun na yun. Parang magkakasunod na siya kasi parang mayroon ka dito, nahihirapan kang mag-swallow. Dighay ka ng dighay at mamamalat ka na. Number 12, ito isa to sa naranasan ko. Tapos may mga kakilala din ako na nakaranas ng ganito. Tapos nababasa ko din. Tsaka sa research nakalagay din na parang may plema or pwedeng may plema ka na hindi mo malunok-lunok, na hindi umaalis dito sa lalamunan mo. Pero wala ka namang sipon or hindi ka naman sinisipon. Number 13, regurgitation food or sour liquid. So, umakyat na, lumagpas na sa lalamunan, nasa bibig mo na, nalalasahan mo na yung liquid na maasim at saka yung pagkain na parang panis. Itong number 14, ito yung isa sa nakakairita na symptoms niya kasi magsusuka ka talaga. So, ang pagsusuka ay kasama siya sa GERD. Lalo na kapag nagsuot ka ng masikip na pantalon, lalo na kapag nag-girdle ka, ayan, magsusuka ka talaga. At minsan, may nakain ka lang na bawal sa GERD, tapos nag-cause na yon ng pagsusuka. Nangyari yan sa akin sa office dati, as in nagsusuka ako sa office. Pero madalas, nangyayari sa akin yan, or nasusuka na pakiramdam kapag pagkatapos mong kumain, tapos humiga ka kaagad. Number 15, indigestion. Ito yung parang hindi ka natutunawan. Number 16, bloating. Kasi nga, hindi ka natutunawan, so magbo-bloat ka. At kung bloating pa lang, mas madali siyang solusyonan. So, gumawa na ako ng videos kung ano yung hindi dapat kainin sa bloating, mga pagkain na pwede, at mga dapat iwasan gawin kung may bloating ka. So, check mo na lang yung previous video ko or check mo yung description box. Ilalagay ko yung mga link ng videos. Number 17, parang ang pakiramdam mo, laging puno yung tiyan mo. Number 18, pangangasim ng tiyan. At ang number 19, parang kumukulo ang tiyan. At ang number 20, parang may panis na pagkain dito sa lalamunan mo. So, parang yung iba kasing symptoms dito, parang magkakasabwat nga. So, kapag umakyat na, lasang-lasa mo yung panis na pagkain. Alam mo yung kapag nagsuka ka, yun, yung lasa nun, yung aftertaste nun, yun yung nalalasahan mo. 21, mapait o kaya maasim na panlasa. Syempre nga, kasi pag umakyat na, minsan kasi masarap yung kakainin mo sana, kumwari kakain ka ng cake. Imbis na ma-enjoy mo, parang minsan mapait, maasim yung nalalasahan mo. Number 22, kapag may nakain ka na pagkain na bawal sa GERD, biglang sasakit yung tiyan mo. Kumwari nakakain ka ng kamatis, na parami, sasakit na yung tiyan mo.
23, kapag nalipasan ka ng gutom, sasakit din yung tiyan mo. Number 24, inuubo o kaya dry cough yung mararanasan mo. Naranasan ko rin to. 25, pwede ka rin makaranas ng excessive gas, yung parang ang daming gas dito sa tiyan mo. Tapos yun, pwede kang utot ng utot. Number 26, yung mga iba, umiinom sila ng gamot, like antacid. Tapos ang nangyayari sa kanila, okay, bubuti yung pakiramdam nila, pero babalik din. Number 27, hirap sa pagtulog. Ako naranasan ko din to kasi hindi ko alam dati na kailangan palang i-elevate para hindi ka mahirapang matulog. Kasi minsan mahirapang ka matulog kasi hindi ka makahinga. Number 28, disrupted sleep. So, yun nga, may mga time talaga na, halimbawa, unan lang yung nilagay ko. Kapag ka natulog na ako tapos nadiretso ko na yung katawan ko, minsan nagigising talaga ako kasi nakakaramdam na naman ako ng parang nasusuka. Number 29, hindi ko to naranasan. Walang gana kumain. Lagi kasi akong magana kumain. Sarap na sarap ako sa mga pagkain. Number 30, unexpected weight loss. Ito yung hindi ka naman talaga nagda-diet, hindi ka rin nagbabawas ng food intake, pero pumapayat sila. 31, dizziness. Actually, naranasan ko to kasi daw, yung acid pwedeng umakyat na, tapos may maapektuhan pa dito sa inner area ng tenga natin. Ang nararanasan ko nung malala pa yung GERD ko is yung pagtumayo ako, alam ba, naguhugas ako ng pinggan, kala ko lumilindol. So, chinecheck ko lagi, lumilindol ba? Itong 32 at saka 33, parang related sila. Kasi kapag umakyat na yung acid at nandito na sa bibig mo, mararanasan mo yung 32, which is pwedeng masira yung tooth enamel mo. At yung number 23 naman is pwedeng mamaga yung gums mo. 34, mabahong hininga. Dahil nga dun sa 32 at 33 at syempre dahil nga may mga panis na pagkain tsaka liquid na pumupunta dito sa bibig natin. So, may chance talaga na bumaho yung hininga. Itong number 35, hindi naman siya masyadong common pero madalas pa rin maranasan to ng iba, yung water brush or kaya yung sudden na pagdami ng laway natin or saliva. At ayun na nga yung 35 symptoms or sintomas na pwede mong maranasan kapag mayroong kang GERD. At syempre, tulad nga ng sinabi ko kanina, pwedeng maranasan mo to lahat or pwedeng hindi lahat. Pero pwedeng maranasan mo din to kasi mayroon ka pang underlying condition or mayroon ka pang ibang sakit. So mas maganda talaga at maigi ang magpatingin sa doktor. Ilan dito sa 35 na symptoms ang nararanasan mo? At kung may hindi pa ako nabanggit na nararanasan mo ngayon, comment down below para ma-check ko kung ito ay isa nga sa GERD symptoms based on research. At ang hirap nang may nararanasan tayong sakit, kaya alagaan natin ang ating sarili, mag-change lifestyle tayo habang maaga pa at huwag na natin hintayin na maging chronic pa yung GERD natin kasi may stages yan. 1 to 4, tapos pwede pa siyang mapunta sa cancer, sa esophageal cancer. At hindi porke gumaling ka na ng tuluyan, pwede mong balikan yung dati mong lifestyle. Kasi nga, ang sakit na GERD ay pwede ding magpabalik-balik. Kung yung mga causes na naging sanhin ng GERD mo ay yun din, gagawin mo ulit. Ang susunod na mga video natin ay mga pagkain na pwedeng mag-cause ng GERD at yung mga pagkain na pwede natin kainin. Ganun na rin kung paano gumaling. Ipukwento ko sa inyo yung aking GERD ng tuluyan. Maraming gumagaling sa GERD. So, huwag kayong mag-alala. Gagaling din kayo. Basta gawin nyo lang kung ano yung dapat gawin. Good luck sa healthy lifestyle na gagawin mo. Maraming salamat sa panonood at syempre para malaman mo na in-upload ko na yung next na video, ang gagawin mo lang ay subscribe at click on the notification bell para ma-notify ka kung meron akong bagong upload. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!